Week 24, Day 1. Nabibigyan ng pansin ang mga linya na makikita sa kapaligiran. Kung bago ka pa lang sa akin channel, ay huwag mong kalimutan i-click ang subscribe at ang bell button. At maaari mo din itong ibahagi sa iba. Magandang umaga mga bata! Handa na ba kayo ngayon sa ating panibagong aralin? Ano nga? Okay, dahil handa ka na, bago tayo magsimula sa ating aralin para sa araw na ito, ay kinakailangan natin ng gabay ng ating Panginoon. Kaya ngayon, ay samahan mo ko upang tanggapin ang ating basbas galing sa itaas, galing kay Jesus. Okay ba? Okay, simulan na natin magdasal at manalangin. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, marami pong salamat sa mga biyayang ipinagkaloob mo sa amin sa araw-araw. Gabayan mo po kami sa aming pag-aaral at sa bawat gawain aming gagawain. Hilumin mo nawa ang sakit na lumalaganap ngayon sa buong mundo. At panatilihin mo kaming ligtas sa kapahamakan. Hinihiling po namin ito sa ngalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. O ngayon naman mga bata, ay tapos na tayong manalangin. Samahan mo naman ako ngayon na magpalakas ng katawan. Gusto kasi ni teacher na maging malusog ka at malakas ang iyong katawan araw-araw. So, kailangan nating, ayan, unatin na naman ang ating katawan. Palakasin natin. Ayan, unatin natin. Kaya ngayon, ikaw ay tumayo at samahan mo ko sa aking pagsasayaw. Handa ka na ba? O, dali na. Ipakita mo nga sa akin na ikaw ay handa na. Tumayo ka na maayos at ihanda ang iyong sarili sa ating bagong sayaw sa araw na ito. Ngayon naman mga bata, ay ihanda natin ang ating sarili sa ating panibagong aralin sa araw na ito. Pero syempre, bago tayo magsimula sa ating aralin, ay gawin natin ang ating daily routine. Handa ka na bang gawin ito? Kung ikaw ay handa na, simulan na natin. Mga bata, tayo naman ngayon ay magbilang ng 1 hanggang 100. Handa ka na ba? Mahusay! Simulan natin!
ngayong araw mga bata ay bibigyan natin ng pansin o pag-aaralan natin ang iba't ibang uri ng linya na maaari nating makita sa ating kapaligiran. Tingnan mo maigi ang nasa larawan natin. Ano ang nakikita ninyo? Okay, very good. Ang nasa larawan natin ay isang tuldok. Eto naman mga bata, ano ang inyong nakikita sa ating larawan ngayon? Mahusay, ito ay mga linyang putol-putol. Eto naman mga bata, tignan ninyo ang nasa larawan natin. Ano ang nasa larawan natin ngayon? Mahusay, ito naman ay tinatawag nating linyang patayo o guhit patayo. Eto naman mga bata, ano ang nasa larawan natin ngayon? Lakasan mo nga. Mahusay, ito naman mga bata ay tinatawag nating linyang pahiga. Ano ang tawag natin dito? Mahusay, ito naman mga bata, ano kaya ang nasa larawan natin ngayon? Ano ang tawag natin dito? Ito naman ay tinatawag nating linyang pahilis. Sabihin mo nga. Mahusay. Ito naman mga bata ay linyang pasigsag. Anong tawag dito? Lakasan mo nga. Mahusay. Linyang pasigsag. Eto naman mga bata, tignan mo nga maigi. Okay, naalala mo na ba ano ang tawag natin dito? Tama, ito ay linyang pakurba. Sabihin mo nga. Mahusay. Tingnan nyo naman ngayon ang nasa larawan ni teacher mga bata. Ano ang inyong nakikita? Mahusay, ito ay bundok o bulubundukin. Ano kaya ang kinalaman ng ating kaligasan sa mga pinag-aralan natin o sa mga binanggit ni teacher kanina? Okay mga bata, alam nyo ba na ang ating kapaligiran ay binubuo ng iba't ibang uri din ng linya? Isang halimbawa na dito ay ang bulubundukin. Kung titignan ninyo, ang bulubundukin mga bata ay isang halimbawa ng linyang zigzag o sigsag. Anong linya ang makikita natin sa bulubundukin? Tama, ito ay linyang sigsag. Isa pang halimbawa mga bata ay ang nasa larawan natin. Ano kayang linya ang bumubuo o makikita natin sa larawan natin ngayon? Tama, ito ay linyang sigsag pa din. Ito naman mga bata, tignan nyo kung ano ang nasa larawan natin. Tama, ito ay burol o heels. Ngayon, tignan ninyo kung anong linya ang makikita natin sa larawan natin na yan. Sabihin mo nga. Tama. Ang makikita naman natin na linya dyan ay linyang pakurba. Ulitin mo nga. Mahusay. Tingnan ninyo ang larawan. Ano naman larawan ang makikita natin? Tama, ito ay rainbow o bahaghari. At ang rainbow o bahaghari ay isa din halimbawa ng linyang pakurba. Eto naman mga bata, ano ang nasa larawan natin ngayon? Tama, ito naman ay ulap. Anong linya naman ang mabubuo natin o makikita natin sa ulap? Mahusay, isa pa sa halimbawa ng linyang pakurba ay ang ulap. Eto naman mga bata,
ano ang nasa larawan natin. Tama, ito naman ay puno. Tingnan ninyo maigi ang puno. Ano kaya ang makikita nating linya sa puno? Tingnan natin ang ugat at ang kanyang mga sanga o tangkay. Anong linya ang makikita mo? Tama, ang makikita natin sa sanga at sa ugat ng puno ay ang linyang patayo, pahiga, at pahalang. Meron ka pa bang maaaring masabi? Maliban sa sinabi ni teacher, ano pang linya kaya ang bumubuo sa isang puno? Tama, ito ay meron ding linyang pakurba. Ito naman mga bata, ano ang nasa larawan natin? Okay, yan naman ay mga bituin. At ano namang linya ang makikita mo sa mga bituin? Tama, ito ay may linyang pahiga at pahilis. Ano naman ang nasa larawan natin ngayon, mga bata? Okay, ito naman ay iba't ibang hugis. Tignan ninyo. Ano-anong mga linya ang makikita natin sa mga hugis na nasa larawan natin? Tama, ito ay linyang patayo, linyang pahiga, linyang pahilis, at linyang pakurba. Tingnan nyo naman ang nasa larawan mga bata. Anong mga linya kaya ang makikita natin sa larawan natin? Okay, ito ay may mga linyang patayo, linyang pahiga. Tingnan ninyo. At meron ding linyang pakurba para sa kanyang daanan na hugis arko. Anong nasa larawan naman natin ngayon mga bata? Mahusay. Ito naman ay halimbawa ng mga building. At ang building din mga bata ay binubuo ng mga linya. Ito ay may linyang patayo at linyang pahiga. Ito naman mga bata. Ano ang nasa larawan natin? Anong tawag dito? Okay. Ito naman ay tinatawag na poste. At tignan ninyo ang poste. Anong makikita ninyong linya na bubuo sa poste? Tama, ito ay merong linyang patayo at linyang pahiga. Mahusay! Anong linya nga ito mga bata? Sabihin mo nga. Tama, ito ay linyang putol-putol. Ito naman, anong linya ito? Tama, ito naman ay guhit o linyang pahiga. Ito naman, anong tawag dito? Mahusay, yan naman ay tuldok. Ito naman mga bata, anong uri ng linya ito? Sabihin mo nga. Mahusay, ito ay linyang pakurba. Ito naman, anong linya ito? Sabihin mo nga. Mahusay, ito ay linyang patayo. Para sa ating gawain mga bata, ay kilalanin ang mga linya at isusulat ninyo sa patlang kung anong titik ang ngalan ng linya sa bawat bilang. Para sa ating ikalawang gawain mga bata, ay gumuhit ka ng larawang makikita sa ating kapaligiran at lagyan mo ng ngalan ang mga linyang bumubuo dito.
alam kong namimiss mo na ito. Tatlong bituin para sa iyo. Sana nagustuhan mo. Alin at natutunan mo. Tama ba? So kapag ikaw ay nakinig at inunawa ang ating aralin, madali mo lamang matututunan ang ating mga aralin. Ang lagi kong iisipin at sasabihin ay laging kaya ko itong gawin. Okay? So dahil dyan mga bata, ako ay magpapaalam na sa inyo. Paalam na!